Nakakain ka na ba ng saging? Marahil ay oo. E ang dahon nito, nakatikim ka na ba? Marahil ay hindi pa nga, sapagkat hindi mo batid na maging ito ay maaaring mapakinabangan mo pa. Maliban sa gamit itong pambalot sa pagkain ay hindi mo nga aakalaing katulad ng bunga nito ay marami rin itong benepisyong daladala. Subalit bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang ganitong mga topics ay i-consider mo naman ang pag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang saging ay isang pinakapopular na tropical na prutas na paborito ng karamihan. Ang prutas na ito ay nagtataglay nga ng mataas na energy content na kadalasang kasama sa diet ng mga athletes o mga manlalaro. Subalit hindi lahat sa atin ay nakababatid na ang dahon man ng banana o saging ay umaapaw din sa sustansya. Ang tuyuman o hilaw na dahon nito. Ang taglay nitong polyphenols ay isang mainam na antioxidants at gaya ng ilang mga halamang gamot, maaari mo itong pakuluan upang makuha mo ang sustansya na animo'y gumagawa ka nga lamang ng isang tsaa. Narito ang mga sustansya at gamit ng dahon ng saging na maaari ngayon mo pa lamang maririnig. Number 1. Ang dahon ng saging ay mayaman sa antioxidant na kailangan ng katawan upang malabanan nito ang mga sakit at mga free radicals. Ang taglay nitong astringent effect ay nakatutulong nga upang makaiwas tayo sa maagang pagkulubot ng balat, Alzheimer's disease at maging demensya. Maaari mong gawing tsaa ang dahon nito at inumin 3 beses sa isang araw. Number 2. Makatutulong ang dahon ng saging upang mawala ang inyong sore throats. Nakakabahala ang pagkakaroon ng namamaga at makating lalamunan, lalo na nga sa panahon ngayon, na mapaubo ka lamang, lahat nga sila, ang paningin ay sa iyo nakatuon. At ang pag-inumo ng isang baso ng pinakuluang dahon ng saging ay makatutulong upang makaiwas ka sa paglala ng inyong sore throat at upang maiwasan ito. Number 3. Mainam sa lagnat. Opo, ang mainit o maligamgam na tsaa buhat sa pinakuluang dahon ng saging ay makatutulong upang mawala at mapababa ang inyong lagnat. Number 4. Nagpapalakas ng immune system. Ang tuyong dahon ng saging ay nagtataglay ng allantoin at lignin na nagpapatibay ng inyong resistensya laban sa iba't ibang karamdaman. Number 5. Treatment of dysentery. Magandang balita! Dahil hindi gaya ng ibang mga herbal na gamot, ay maaari mo nang inumin ang pinakuluang dahon ng saging kasabay ng iba mo pang iniinom na mga maintenance na gamot. Mainam itong nakatutulong sa dinaranas mong disenterya kasabay ng iniinom mong iba pang mga gamot. Number 6. Gamit ang dahon ng saging ay hindi mo na nga kailangan pa ng band-aid dahil maaari na itong pantapal sa sugat. Magdurog ka lamang ng dahon nito at itapal ito sa sugat o paso sa inyong balat. Number 7. Malusog na buhok. Kung makatiyang inyong ulo at mayroon kayong balakubak o dandruff, makatutulong ang banana hair mask upang ito ay mawala. Bukod pa rito ay mapipigilan nito ang pagkakaroon mo ng mapuputing buhok at mapapanatili ang masigla at malusog na buhok. Number 8. Nakapagpapapayat ang dahon ng saging. Ang mga tradisyonal na spa ay gumagamit nga ng dahon ng saging sa kanilang mga weight loss program at ito ay pinaniniwalaang napaka-epektibo. Maaari mo itong gawin sa dalawang pamamaraan. Una, ang dinurog na dahon ay ilagay sa mga bahagi ng katawan
katulad ng braso at bewang. Pangalawa naman ay ang pagtatapal nito matapos painitan sa apoy sa bahagi ng katawan. Sa loob nga ng 1 hanggang 2 oras. At pagkatapos ng gawin ito ay maaari ka pang uminom ng tsaa buhat din sa dahon ng banana. Subalit bukod pa sa ating mga benepisyong nabanggit ay maaari mo pang gamitin ang dahon ng saging sa ibang mga bagay. Ito ay maaari mong gamiting pambalot ng mga pagkain sapagkat ito ay magbibigay ng masarap na halimuyak. Ginagamit din itong sapin sa mga buffet o mga boodle fight, balot sa mga prutas at garnish sa mga pagkain. Kung kaya naman ay talagang napaka-useful ng dahon ng saging. Ikaw, mayroon ka pa bang ibang alam na gamit nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.